Hello guys, if you're new to our channel, please subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated sa aming mga videos. Hello po mga ka-FG, meron po tayo ditong pre-cooked pasta. It's a 1/2 kilo. Ano po kaya ang lilutuin natin? In today's video, I will show you how I will prepare and cook a creamy carbonara. Niready ko na po yung ating mga sangkap. Meron po tayong bacon and sweet ham. Nakaready na rin po yung ating garlic and 1 beef broth cube. Yan po yung dagdag kong pampalasa sa ating carbonara. And all-purpose cream and a glass of water para po sa ating creamy sauce. Ikat na po natin yung ating bacon and ham into smaller pieces or bits. Depende po sa prefer nyo na size. Ako po, mas prefer ko na visible po yung ating meat sa ating carbonara. Start na po tayo magluto. Bali, bigger pan po yung piniper ko para in case po na okay na yung sauce natin, dyan po na rin po imimix yung ating pre-cooked pasta. Yung ating butter, isunod ko na rin po kaagad yung ating garlic. Hindi ko na po aantayin na ma-melt totally yung butter, and hindi ko rin po hihintayin na mag-golden brown pa yung ating garlic. Isusunod ko na rin po kaagad yung ating mga meats, kasi po iniiwasan kong mag-brown pa po yung ating garlic. Nagiging cost po kasi yun ng pait, or hindi po maganda yung magiging lasa or result dun sa ating sauce ng ating pong carbonara. Kaya isusunod ko na po ngayon na yung ating meats. Haluin lang po natin para po yung garlic mapunta sa ibabaw na hindi po masunog. Then wait lang po natin na mag-oil yung ating meat.
Pwede na rin po nating isabay yung ating leaf cubes. Bali, ni-slice ko rin po siya ng maliliit para sa ganun, mas madali po siyang mag-mix sa meats at saka po, madali na rin po siyang matutunaw. Then, pag ganyan na po yung looks ng ating meat, may konti na pong tutong-tutong na nag-bibuild dun sa ating pan, pwede na po natin siyang lagyan ng water. And isusunod na rin po natin, of course, yung ating all-purpose cream. About naman po sa sauce, all-purpose cream po yung gamit ko ngayon. Pero usual, kung ano po yung available dito sa kitchen, evaporated milk po, pwede rin po siya, and no need to add water na. Bali, nag-add lang po ako ng water para hindi po masyadong dry. Dahil ang all-purpose cream po is thicker than evap, so nag-add po ako talaga ng a glass of water. Halo-halo na lang po ng ating sauce. Then once po na medyo thick na siya and kumukulo, pwede na po nating i-add yung ating pre-cooked noodle or pasta. Yan, luto na po yung ating pasta. Pwede na po tayong magmeryenda. Siyempre, special po yan para po sa aking family. So, gawa na rin po kayo ng creamy carbonara. Sana po may natutunan po kayo and na-enjoy niyo po yung aming mga video. Po mga subscribers, thank you very much. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Ready to eat na po siya, but mag-butter toast muna po tayo para mas masarap po yung ating merienda. Sa pag-toast po ng bread, pwede po direct na sa pan yung butter, then ilagay na lang po natin yung bread, or pwede rin po mag-sprinkle po tayo ng sugar para po mas matamis, pero prepare po na walang sugar yung ating toast kasi hindi po ako mahilig sa matamis.
Yan, pwede na po tayo magmerienda. Kain na po tayo. Napatakam ko naman po ulit kayo. Masarap po talaga siya. One of my favorite dish, ang creamy carbonara. Thank you very much. God bless us all.